BM, ikaw ang chairman ng transport. Apo, sasagot niyang panlalawigan po ng Marinduque. Sasagot niyang panlalawigan. Ngayon, ang isang interesting issue na gusto nating ma-discuss, yung modernization program. Dito sa Marinduque kasi, nakikita ko, ang kanina, nag-uusap ko ni Vice eh. Parang manghuhula ako, di ba? Sabi ko, tingin ko, Vice, dito ang pampasahero jeep, mga more or less 100. Sabi ko sa'yo. Opo. Sa'yo naman, anong sabi? Ang 100 buta na. Oo, magdan. Ito. Malapit ba sa katotohanan? Sabi natin 120, 130. Or... Malapit po sa katotohanan. Okay. Kasi may mga hindi po na-consolidate. Assuming mag-cooperate lahat ang Marinduqueños, yung mga jeepney drivers, jeepney operators, kung 120, kailangan 1:1. Kasi kung nag-cooperate siya, nagpa-consolidate siya, kung hindi 1:1, di wala siyang sasakyan. Okay? Ngayon, eto, gusto kong makita natin yung problema. Base sa calculation natin, BM, para mabayaran yung units, kailangan ang makukolect ang pera ng bawat driver daily is more or less 5,000. A day. Okay. So, 120 times 5,000 a day, 600,000 a day. Sa 30 days, 18 million pesos. Hindi natin hinahamak ang Marinduque. Pero considering na ito ay probinsya at nakikita natin BM pagdating ng alas 6, wala nang biyahe. Parang wala nang biyahe. Wala nang biyahe. Wala na po. Kung ako tatanungin, Vice, hindi kayang i-produce ng Marinduqueños yung 18 million a month kukunin sa pasahero. Kung para mabayaran mo yung modernized vehicle, which is around 2.8 million. Correct. Target mo 1.5 na target mo sa ngayon, magdadagdag ka ng 3.5 target a day. So ako, hindi man ako driver, pero bilang kasama ng mga motorista, hindi ko ma-imagine kung saan kukunin ng Marinduqueños itong 18 million pesos a month. Nakita ko yung mga sinasabi nilang modernized vehicle eh. Baka magaling pa yung latero ninyo dyan eh. Yung quality. So, mahal ang units. Mahinang quality. May problema sa maintenance. Baka may problema sa maintenance yung availability. Diba? Bakit mabenta ang Toyota? Bakit mabenta ang Isuzu? Pag daw ang truck mo, may Isuzu. Kahit dyan lang, kahit saan dyan, makakabili ka ng pyesa. So, importante kasi yung availability ng pyesa. Tanungan natin yung ating magiting na BM. Yung Marinduque. Considering na may nakikita tayong problema, ano na po ang update dito sa nakaambang modernization program dito? Nagkaroon na po ng dalawang provincial summit ano po at pinag-usapan niya. Narito ang LTFRV. Tama po kayo, yung sinabi nga ninyo na napakalaking dagok yan at problema sa ating mga sa transport group ng anong lalawigan ng Marinduque. Kasi sa ngayon po, base sa kakayahan ng lalawigan, sa ekonomiya, sa takbo ng ating mga transportasyon, sa dami o bilang ng mga mananakay, hindi po talaga kakayanin na magbayad ng ating modern jeep. Siyempre, pag hindi makabayad, hihilahin po yan ng kumpanya. Hindi hihilahin. Correct. Hindi hihilahin ng dealers yun kasi bayad na. Bayad na buling ka ng bangko. Hindi ka rin hihilahin ng bangko. Bakit? Anong gagawin nila? Kung ikaw ang land bank, ikaw ang DBP, hindi kami makabayad ng modernized vehicles daw. Hihilahan nyo, anong gagawin nyo? Gagawin yung basura. So, ang masasacrifice dito, jeepney drivers and operators, commuters, and depositors ng banko.
hindi tayo kumukontra sa modernization program from the word modernization. Bakit ka kukontra? Ang problema isinusulong, ini-implement right away. Hindi na pag-aralan. Mm-hmm. Ngayon ang dulo tayo ang kawawa. Kasi kung ikukumpara yung ating mga pampasayaran ng jeep, BM, antitibay. Yung ating pong jeep, saraw natin. Diba? Hindi naman natin kailangan naka-aircon lagi, lalo sa probinsya. So, talagang ang malaking problema dito, BM, pero natutuwa ako, tinindigan nyo na sinasabi nyo sa LTFRB, may problema, hindi namin kaya yan. Sa ngayon, hindi pwedeng ikumpara ang Marinduque sa mga urban cities, ano, first class city o municipality, high class province, na 24 hours ang servisyo ng transportation. Yes. Kasi madaming trabaho, madaming mga malakas atas ang ekonomiya, sa tuloy-tuloy, 24 hours ang takbo. So hindi pahanda ang Marinduque doon. Ano po, kaya hindi pwede na sa gusto nila na isasabay ang Marinduque para doon sa mga highly urbanized cities, hindi pwedeng isabay ang Marinduque dahil iba ang kaso dito. Tama po kayo. Pati po nang alas 6, 5:30. Ano po? Wala na sasakay. Is it true na mayroong modernized vehicle na sa Marinduque? Wala pa po. Dinala po nila dito yung sample. Nung unang punta nila, mayroon silang tatlong unit na dinala po. Pinakita nila doon yun. At hindi po namin alam, yung pala mahinang sabi nyo, may pala ganun kaganda ang quality. Nakita ko yung quality. Eh, ikumpara mo naman, ako naman walang share. Hindi naman ako stockholder ng Toyota eh. Pero tingnan mo naman yung Toyota. Di ba? Kahit ipagbaldagulan mo dyan sa pundok eh. Matibay. Matibay. Again, hindi naman tayo kontra sa modernization. Ay, hindi lang maganda talaga. Nakikita natin, hindi na pag-aralan, masasacrifice na lang ibabaon sa hirap. Kaya nga po. Yun ang exact words. So, nakakatuwa na kayo pala BM, especially ikaw po, na chairman ng Transportation Committee. Katulad mo, no? Kunwari, ako yung somebody, o opera kita ng ilang milyon, hindi mo rin kayang tanggapin eh, kasi kitang-kita mo magkaka-problema talaga. Tama po ba ako? Totoo po yan. At saka, talagang lahat po ng ating transport group na dumalo noon, ano po, talagang lahat sila ang clamor, hindi namin po kaya yan. Pero ang maganda dito, partner, kayong mga transport leaders, kay BM pa lang, naniniwala na tayo, hindi kayo magkakaproblema. Kasi importante dyan, may tumatayo na leader na naninindigan para sa tama. Pero kung nakikita natin na ito ay kurap at mukhang masusuhulan, may problema tayo. No? So in other words, wala tayong dapat pag-usapan sa Marinduque. So ang status po ngayon? I-extend, hindi muna natin, hindi po muna. Ang request po na, ang nalupunta ng pangalawang uling beses ng lawyer, ano po, hindi na nila pinag-uusapan dito yung modernization. Yeah. Ang kanila pong pinipilit ngayon ay yung consolidation. Yun po yung binigyan nila ng due date. Pero sa modernization... Pwede naman kayong mag-cooperate. Opo. Consolidation. Kasi pag hindi ka naman nag-cooperate, parang hindi na sa wala. Bawa, nagtagal ka pa ng prangkisa. But, take note, BM, be sure, may file kayo ng prangkisa. Worst comes to worst, may pagbabasihan tayo, ito may prangkisa kaya, ganun. Pero pag sinorendan nyo totally, nagkaroon tayo ng problema, hindi na natin malaman sino bang may prangkisa sa inyo. Believe me, hindi nila kayang ipilit. Kung ipipilit nila, iharap mo lang calculator. Sir, attorney, ma'am, baka mali ako, pakicompute nyo ako kung magkano target naming amount monthly. Silang mag-improve nila, i-justify nila. Hindi nila kayang i-justify. Ang maganda lang sa probinsya ng Marinduque, una, may tumatayo. Pangalwa,
may disiplina, may solidarity. Yun ang importante. Yes. Sa ibang lugar kasi, kaya nahihirapan lumaban. Mayroong hindi nagko-cooperate, may humihiwanay, mayroong kooperatiba doon sa investigation sa Kongreso, may kooperatiba na hindi alam ng mga members, nagkabigayan na pala. Official. O, di ba? So, magulo. Kaya ano, talagang maswerte yung Marindoqueños. Yes po. At solid kayo. Pwede ka nang tumakbong. Congressman. Oh! Sabi ko na. Wag mo namang ipahamak ko. Papahamak kita ni Pilipayt ni pare. Party list naman eh, party list. Party list. Yan. Partido. Sa transport ng mga, po siya. Oh. Ng mga jeepney. Yan. Partido ng mga motoristang may paninindigan sa Pilipinas. Oh, kung kami na. PNMP. Panalo ka. Buhok pa lang, tayong-tayong na. Buhok pa lang yun, no? Tayong-tayong na. Ang kailangan talaga, yung may paninindigan eh. Ha, naman. Yun talaga. Ayos na tayo na sa modernization. Sa ngayon po, ang nag-focus nga sila, dati po noona talaga ang modernization, yung dinadala na dito. Pero nung medyo iba yung dating, ano po, nag-iba ang pinipilit nila ngayon consolidation po. So, sabi mo, pag nagpilit yung taga-LTFRB, sabihin mo lang, sir, eh, sa ngayon po, eh, parang dito sa lugar namin, may mga mangkukulam pa rin. Mampabarang kong, nagtagtagtag pa. Pasensya na po kayo, pagdating sa bagay na yan, eh, hindi ko kayo mapoprotektahan. Di ba? Sa yun din nga po ang kahilingan ng mga ano, doon sa naging dialogue mo, kasi dumating din po ang DOTR, yung board of director po ng DOTR. Na-raise po namin yan, napag-aralan ninyo mabuti kasi kung kakansilihin yung franking sa taso, huhulihin ninyo, tapos hindi nyo pinag-aralan. Ay, hindi kayo pwede huli. Hindi pwede. Bakit? Ba't kayo huli? Hindi nila mailatag yung solusyon.